Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng mga avid listeners ng inyong programa. Ako nga po pala si Jed, 40 years old at nakatira at nagtatrabaho rin dito sa Makati City. Isa po akong manager ng isang life insurance company. Kahit na 40 years old na ako, ay tila mailap sa akin ang tadhana dahil wala pa rin akong napapangasawa hanggang sa ngayon. At aaminin ko, medyo desperado na akong makahanap ng babaeng mamahalin. Pero sa kamalasan ay hindi ako pinapalad na makatagpo talaga ng babae. Maraming inirereto sa akin ang mga katrabaho ko maging ang mga kamag-anak ko. Pero ni isa sa mga inireto na yon ay walang nagkiklik sa akin o wala talagang spark. Ayoko naman pong tumandang binata. Pangarap ko pa rin ang makapangasawa at makabuo ng sarili kong pamilya. Matagal na akong nakikinig ng inyong programa. Mula sa radyo pa lang ay nakikinig na ako hanggang sa naging Facebook Live at sa YouTube Live na kayo ay nandito pa rin ako at walang sawang nakikinig sa mga kwentong itinatampok ninyo sa Dear M.O.R. At hindi ko nga akalain na darating ako sa punto na ibabahagi ko rin pala ang aking kwento. Noon kasi ay wala naman masyadong ganap ang aking buhay. Pero nagbago ang lahat na makilala ko si Sheila. Happy birthday, pre! Oh, salamat, pare! Talaga ikaw pa nang libre sa buong office dito sa buffet restaurant sa halip na ako eh. Alam mo talagang ito yung gusto kong kainan eh, no? Siyempre naman. Oh, regalo ko sa iyo ah. Saka treat ko na rin to sa buong team kasi nalagpasan pa natin yung target ng quota natin. Kaya parang double celebration na rin to. Kaya palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Teka, di ba Sir Jed may palibreng pa-cake daw dito pag may birthday sa grupo? Tapos kakantahan pa ng mga staff nila. Oo nga no, Leslie. Buti naalala mo. Sige, teka, follow up ko sa waiter ha. Excuse me, miss? Yes, sir. How can I help you? Hello, miss. Ano kasi birthday nitong tropa ko. Di ba may libre kayong pa-cake pag may birthday? Ano kasi, sir? Pasensya na, pero naubusan kami ng cake ngayon eh. Ano? Sorry talaga. Marami po kasing nag-birthday this week. Tapos may delay pa po yung delivery ng supplies namin. Eh baka naman pwede mong gawa ng paraan, miss. Loyal customer nyo kaya itong birthday boy namin. Di ba, Ronnie? Oo nga. Ma'am, sir, as much as gusto namin kayong bigyan ng cake, pero nawala na kasi kami ng stock today eh. Pasensya na po. So, kung may iba pa po kayong kailangan, tawagin nyo lang ako. Ano ba yan? Wala man lang pa-cake? Ano ba guys? Okay lang. Cake lang yun. Hindi, Ronnie. Hindi okay yun, pare. Teka, hanapin ko lang yung manager at kakausapin ko. At hindi ako babalik dito sa mesa na to nang wala silang cake na ibibigay sa'yo. Miss, excuse me. Miss? Yes po, sir. Ako po ba yung tinatawag nyo? Oo, ikaw nga. Miss, baka naman may cake kayo dyan para dun sa tropa ko. Sir, kung meron man, kanina ko pa po nilabas. Pero wala talaga. Sorry po. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Birthday ngayon ng tropa ko at empleyado ko kaya nandito kami. Eh, gusto ko lang mag-enjoy yung mga empleyado ko, lalo na yung birthday boy. Pero naman, libreng cake ayaw nyo pa ibigay. Teka, sino bang manager dito at kakausapin ko? Ako po ang manager dito. At nag-uusap na po tayo ngayon. Ikaw ang manager? Ako lang po at wala nang iba. Well, manager din ako.
At hindi ko hayaan yung mga empleyado ko na bumaba ang moral nila sa trabaho dahil gusto ko lagi silang ganado mag-work. Kaya nga dinala ko sila dito. Ganun ba? Eh di mabuti. At ikaw manager ka rin, di ba? Pero hindi ko nakikita na pinapataas mo yung moral ng mga customer nyo dito sa resto. Niwala man lang kayong libreng cake para sa birthday ng tropa ko. Sir, sinabi ko na sa inyo, naubusan nga kami ng cake. Hindi naman namin akalain na maraming magse-celebrate ng birthday nila ngayong gabi. Kaya pasensya na. Hindi nyo inaasahan? Hindi ka magaling na manager. Excuse me? Alam mo ba kung anong petsa ngayon? November 14. Tumpak. At anong petsa 9 months ago? February 14. At anong okasyon kapag February 14? Valentine's Day. At alam mo na kung ano nangyayari kapag Valentine's Day, di ba? Kitam, kaya sana in-expect mo nang madaming magse-celebrate ng birthday nila ngayon. Okay, fine. Panalo ka na. Panalo? Bakit? Maglalaro ba tayo? Ay, Diyos me. Teka, parang di ka naniniwalang manager ako. Well, saan ka ba manager? Well, manager ako ng isang life insurance company. Diyan lang yung office namin. Mga 3 streets lang mula dito. Okay. May calling card ka ba? Oo naman, meron. Bakit? Kukuha ka ba ng insurance sa akin? Pag-iisipan ko. So, saan ang calling card mo? Yun lang ang problema. Yung huli kong calling card, nilagay ko dyan sa all-you-can-eat raffle bowl nyo. Ganun ba? Sige, teka. Ikaw ba tong si Ronnie De La Vega? Ha? Hindi. Hindi ako yun. Okay. Teka. Ay, wow. Ang daming Ronnie De La Vega dito sa bola. Sabi ko nga sa'yo, paboritong restaurant kayo ng tropa kong yan. Tapos pinagkaitan nyo ng cake ngayong birthday niya. Kasalanan niya. Nakikisabay siya sa mga Valentine's Day babies eh. Ano na lang pangalan mo uli? Jedidia Santos. Okay. Saglit lang. Ayun, sa wakas, nakita ko na yung card mo. Ikaw nga ba to? Jedidia Santos? Ako lang at wala nang iba. Okay, Jedidia Santos. Ikaw ang nanalo ngayong gabi sa aming all-you-can-eat raffle. Congratulations! Oy, guys! Nanalo ako sa all-you-can-eat raffle! Yo! So, Jedidia, kailan ka babalik dito para i-claim yung libre mong buffet meal? Jedidia talaga. Pwede mang Jed na lang tawag mo sa akin. Okay. Jed, kailan ka babalik dito para i-claim yung libre mong buffet meal? Hindi ko pa alam. Surprised din na ako pala yung mananalo eh. Well, suggest ko lang ha. Bumalik ka rito sa mga araw na may shift ako. At baka that time, may libreng birthday cake na ulit kami para sa'yo. Kahit hindi mo birthday. Pwede. So, pag bumalik ba ako dito, ikaw yung hanapin ko. Ako lang at wala nang iba. Pero teka, paano kita hanapin? Hindi ko naman alam yung pangalan mo. Pwede ka bang ipagtanong na lang sa ibang staff dito nasan yung pinakamaganda niyong manager? Dadalhin ba nila agad ako sa'yo? Pwede. O kaya itanong mo na lang dyan sa greeter namin na hinahanap mo ako. Sheila Reynoso. Okay. Sheila Reynoso. See you again kapag ikiklaim ko na yung free buffet ko. Okay. Jedidia Santos, congratulations ulit for winning our raffle. Please, sabi ko naman sa'yo, Jed, na lang tawag mo sa akin eh. Popoy at Bea, nung gabi ngang yun ay nakilala ko si Sheila. Sino ba namang mag-aakala na sa simpleng gabi na yun ay makikilala ko siya? Siyempre, bumalik ako ng restaurant na yon para nga i-claim ang napanalunan kong buffet. Sa pagbabalik kong yon ay doon nga kami nagkausap palalo ni Sheila. Doon ko na-realize na mabait naman pala talaga siya. Nakakatuwang kausap at it sa lahat ay maganda. Well, nung una ay hindi pa nga ako attracted sa kanya dahil nga medyo may pagkasuplada siya noon. Pero hindi nagtagal ay nahulog din ang loob namin sa isa't isa. At pakiramdam ko ay meant to be kami, Popoy at Bea. Kaidaran ko rin kasi si Sheila. Yes,
40 years old na rin siya. Mula nang nagkakilala kami ay lumabas-labas kaming dalawa ng ilang araw hanggang sa naging kami na nga. Wala nang usap-usap. Basta isang araw nagkaintindihan na lamang kami pareho na mag-boyfriend at girlfriend na nga kami. At dahil hindi naman kami madalas na magkasama ni Sheila, para bang miss na miss namin ang isa't isa kapag ka nakikita kami para mag-date. Minsan ay dumadalaw siya sa opisina ko o di kaya naman minsan ay ako ang pumupunta sa restaurant niya para lang magkita kami. At sa pagdaan ng bawat buwan ay mas palagay ko na mas lalo pang nagtutumibay ang aming relasyon. Kote pare, kumusta? As babuhay? Okay lang. Gaya ng sabi ko sa iyo kanina na nagkita tayo sa parking lot. At araw-araw naman tayo nagkikita dito sa office. Tsaka teka, parang sobrang saya mo yata ngayon pare ha. Ay, alam ko na. Si Sheila ba ang dahilan ha? Natumbok mo pare. Woo! Kung alam mo lang kung gano'n ako kasaya pare. Ay, hindi halata pare. Akalain mo yun? Magpo-formance na kami ni Sheila. At di kami magkakakilala, kundi dahil sa'yo. Dahil sa'kin? Eh, nagkakilala kami nung birthday mo, di ba? Nung lumabas tayo kumain sa buffet restaurant. Okay. Dahil ikaw ang naging cupido namin ni Sheila. Pre, tulungan mo naman ako. Saan ba pwedeng dalhin si Sheila para, alam mo na, mag-celebrate ng 4th monthsary namin? Ay, teka. May bagong bukas na restaurant sa kabilang building natin. Oh, well, sinabi ko na yan kay Sheila pero ayaw niya eh. Masyado daw mahal. Masyadong mahal? Eh di ba ikaw naman magbabayad? Eh ayun na nga yung pinagtataka ko. Pero sabi ko okay lang. Kung ayaw niya, wag na dun. Kaya isip pa ako kung saan pa siya pwedeng dalhin. Ay, may masarap din na Italian restaurant mga 5 minutes lang mula dito. Nako pare, sinabi ko na rin yan kay Sheila. Eh, hindi niya raw gusto yung mga Italian. Mas gusto niya pa rin daw yung Pinoy food. Ah, Pinoy food baka mo? May masarap na Pinoy restaurant dito, yung nasa Lega. Legazpi Street? Nako pare. Ayaw din daw doon ni Sheila. Masyado daw mamantika pagkain doon. Well, wala na akong maisip pre. Unless gusto niyo lumabas ng Metro Manila gaya ng Tagaytay. Marami ring restaurant, maganda pang view. Alam mo pre, madalas sa kaming mag-Tagaytay ni Sheila eh. Katunayan, may gusto siyang restaurant doon. Yung specialty na bulalo, yung may view ng Taal Volcano. Teka, alam ko yata yung restaurant na sinasabi mo eh. Tsaka, meron din silang branch dito malapit sa atin. Ba't dumadayo pa kayo ng Tagaytay? Well, kapag sinabi ni Reyna Sheila na gusto niya mag-Tagaytay, dadalhin ko siya doon at alam mo na ang kasunod na mangyayari. Ay, teka lang pare ha. Matanong ko lang. Napakilala mo na ba si Sheila sa mga magulang mo? Oo naman. Gusto nga siya ni Mama eh. Eh, napakilala ka na ba niya sa parents niya? O nakapunta ka na ba sa bahay niya? Well, hindi pa. Pinakilala ka na ba sa mga kaibigan niya? O sa mga katrabaho niya? Lumabas na ba kayo na kasama yung mga kaibigan niya? Yung mga kasama niya sa buffet restaurant na pinagtatrabahuhan niya? Well, hindi rin. Eh pre, ito, atin natin lang to ha, pero di ba weird? Napakilala mo na si Sheila sa mga magulang mo. Sinasama rin natin siya minsan kapag lumalabas tayo. Pero yung mga bagay na yun, hindi pa niya nagagawa sa'yo. Well, hindi naman importante yun, di ba? Tapos, sa malayo pa kayo nagde-date. Eh, Jed, pare, huwag mo sanang masamayin itong sasabihin ko, pero hinala ko may ibang lalaki si Sheila. Pre naman, wala namang ganyanan. Ang okay naman ang pinag-iisip mo. Lain nang narating, ah. Pre, hinala ko lang naman yun. Pero sana nga hindi totoo. Inaalala lang naman kita, eh. Alam mo naman yung nangyari sa akin noon, di ba? Ayan ka na naman, Ronnie. Hindi lahat ng babae gaya ng ex-girlfriend mo naman luloko. Saka malalaman mo kung niloloko ako ni Sheila. Hindi naman sa pagmamayabang pero matalino naman ako. Kaya nga, manager ako, di ba? Akala ko rin noon hindi nagluloko yung ex ko. Pero ano nangyari? Basta, iba to si Sheila pare. At di siya magluloko. Sa sobrang busy no sa restaurant, wala na yung time para magluko. Saka pag sinabi ko magkita kami, lagi naman siyang available.
Gawain ba yun naman luloko? Hello guys, anong chika natin dito? Pwede ba Leslie, usapang lalaki to? Ay grabe Sir Jed, ang sexist ha. Makaalis na nga. Actually Leslie, saglit lang. Tingin ko makakatulong ka sa pinag-uusapan namin ni Jed. Sure, ano yun? Eh kilala mo naman yung girlfriend ko, di ba? Si Sheila. Yung magandang manager ng buffet restaurant na kinaina natin nung birthday nito ni Ronnie. Yung babaeng dumadalaw dito sa office halos araw-araw, tapos kung makayakap at makahalik sa'yo parang wala nang bukas? Hindi. Hindi ko kilala. Bakit mo natanong, Sir Jed? Ito kasing si Ronnie, kung ano-ano niisip. Eh sabi niya, baka daw nagloloko siya sa akin. Ano? Ronnie, sinabi mo yun? Sa dalas mag-PDA ni na Sheila at Sir Jed dito sa office, parang pinagmamayabang nila sa buong mundo na, "Hoy, magjawa kami! Ano ka ba, Ronnie?" O si, ito kasing si Ronnie, mula nung naloko ng ex niya, lahat ng babae pinaghihinalaan niyang manluloko. How dare you, Ronnie? Hindi lahat ng babae ganun. Mas marami kayong manlulokong lalaki. O si, si Ronnie ang tunay na sexist. Okay, sorry na. Mali ang hinala ko. At mag-performance na kami. E baka nga kapag nag-date kami ng mansari namin, sabihin na rin niya ako ng I love you eh. Ano? Almost 4 months na kayo pero ni isang beses hindi ka pa niya sinasabihin ng I love you? O bakit? Ano masama dun? Gusto niya kasi dahan-dahan daw namin ang relasyon namin. Dahan-dahanin pero may nangyayari na sa inyo. Ano kaya yun? Ronnie, pwede ba? Iba-iba kaming mga babae pagdating sa relasyon. Masama bang makipag-sex nang hindi nag-I love you? Requirement ba yun? Jed, nakalak ba yung phone niya kapag magkasama kayo? Hindi ba siya masyadong umiinom kapag magkasama kayo? Madalas ba siyang tumayo at lumabas kapag may tumatawag sa kanya? Tsaka... Oo! Ginagawa niyo yun lahat. Taga, bakit mo natanong? Pre, ganun din yung ginagawa ng ex ko sa akin dati. Alam na. Jed, huwag ka makinig kay Ronnie. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw talaga, Ronnie. Lagi kang tamang hinala eh. Eh tama naman talaga yung hinala ko nun sa ex ko ah. Tamang hinala. As in may tama na yung utak mo para maghinala. Nilalason mo pa utak ni Sir Jed. Popoy at Bea, aaminin ko medyo nakaramdam ako ng kaba nang binanggit sa akin ni Ronnie na may posibilidad na nagloloko nga si Sheila sa akin. Dahil matalik na kaibigan ko si Ronnie, naging saksi ako kung papaano siyang nasaktan nang nalaman niyang niloloko lang pala siya ng girlfriend niya noon. At ayokong pagdaanan ang mga naranasan noon ni Ronnie. Inisip ko na baka paranoid lang talaga ang kaibigan ko. Para maging manager ng isang department, dapat matalino pa. At kaya ako narating ang posisyon dahil matalino at magaling ako. At dahil matalino ako, hindi ako madaling maloko. At kung niloloko ako ng isang tao, ay madali ko yung mahahalata. Kaya kung niloloko man ako ni Sheila gaya ng hinala ni Ronnie, eh siguro naman agad ko yung mahahalata. Pero wala akong bahid ng panloloko na nakikita mula kay Sheila. Dahil tiwala ako na tapat ang girlfriend ko sa akin. At ganun din naman ako sa kanya. So, babe, pwede ka na ba sa out of town natin sa Sabado? Naka-impacking na kaya ako mula last week. Ako buti naman, babe, at dinalaw mo ako dito sa office. Alam mo, nakaka-stress tong linggo na to, pero nakita kita na wala lahat ng stress ko. Na-miss lang kita, babe. Alam mo naman, graduation season ngayon kaya madaming customer sa buffet restaurant. Kaya busy ako. Pero nandito na ako. Ikaw talaga? Jed, pare. Oh, Ronnie. Hi, Ronnie. Kumusta? Ha? Ayos lang. Jed, pare. Sorry kung naiistorbo kita, pero pwede ba kitang makausap saglit? Ronnie, pwede ba mamaya na lang lunchtime ko pa eh? Tsaka, kita mo naman kasama ko si Sheila. Ano kasi, pre? Major urgent to. Eh, tungkol saan ba? Ano, Kwan? Basta, business matter. Ronnie, please.
Mamaya na lang tayo mag-uusap. Kapaghintay naman yata yan, di ba? Okay, sorry. Nagsinungaling ako. Ano to? Personal matter. Tungkol sa ex ko. Alam mo naman na ikaw lang ang pwede kong makausap tungkol dito, di ba? Ay. Ronnie, lagi ko naman sinasabi sa'yo, di ba? Mag-move on ka na sa manluloko mong ex. Teka, may dinedate ka na bang bago ngayon, pare? Wala, pero... O, yun naman pala eh. Sheila, babe. Baka may pwede kang ereto dito kay Ronnie na kaibigan mo. Actually, meron. Ipapakilala kita sa isa sa mga server namin sa restaurant. Si Mona. Galing din sa breakup yon, pero ready na raw siyang sumabak ulit sa pakikipag-date. Hayaan mo, ibibigay ko sa'yo yung number niya mamaya, Ronnie. Okay, pero hindi yung pinunta ko, pare. Ano kasi? Oh, eh sabi mo kanina, nagpunta ka dito para pag-usapan natin yung ex mo. Sabi mo, personal matters. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi yun ang pinunta mo. Oo nga, Ronnie. Medyo magulo ka dun. Saka, ano bang gusto mo? Saka, ano ba? Gusto mo ba talagang ibigay ko sa'yo yung number ni Mona o hindi? Kasi kung paaasahin mo lang siya gaya ng ex niya, nako, ikaw ang malilintikan sa akin. Jed, kailangan ko ng pirma mo sa mga papeles na to. After nito, hindi ko na kayo guguluhin ni Sheila. Ay, okay. O, sige na. Ano? Ano ba yan? Ano kasi, medyo confidential yung files. Ikaw lang dapat makabasa. Babe, ano, gusto mong bumili ka pa ng soft drinks sa atin? Ito pera ko. Okay, babe. Kailangan talaga maghalikan? Bibili lang saglit ng soft drinks? Bakit ba? Ano namin mamiss yung isa't isa? Palibasa, ingit ka lang eh. Ano ba kasi yun? Ano ba yung papapirmahan mo sa akin? Ano kasi pare? Ano? Wala talaga akong papipirmahan. Pare naman, ano bang practical joke to? Ni-istorbo mo kami ni Sheila. Sabi mo, importante ka sasabihin o papipirmahan. Pinaalis mo pa yung tao tapos wala naman pala. Pare, friends ba kayo ni Sheila sa Facebook? Ano pa namang klaseng tanong yan? Malamang oo. Pero hindi siya ganun ka-active sa Facebook. Eh, mas active siya sa Snapchat. Kaya doon kami nag-uusap. Snapchat? Yan ba yung pag nabasa mo yung message, bigla na lang tumawawala? Para wala nang ibang makabasa? Mismo. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong sinasabi mo na nga ba? Alam mo, wala ka pang sinasabi sa akin eh. Tsaka, Ronnie pare, alam mo kaibigan kita, pero hindi ako natutuwa na inistorbo mo ako ngayon sa kalagitnaan ng lunch date namin ni Sheila. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung pakay mo. Sorry na pare, pero kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Pero yung account ni Sheila na friend mo sa Facebook, tingin ko second account lang niya yun. Dahil meron talaga siyang primary account sa Facebook at nahanap ko yung primary account ni Sheila. Ronnie, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita masundan. Ang mabuti pa, tingnan mo nandito sa cellphone ko. Mas maiintindihan mo. Kung makikita mo, yan. Yan yung primary account ni Sheila. Teka. Si Sheila nga ito. Pero hindi nga ito yung account na friend kami sa Facebook. Teka, paano mo nakita ito? May mutual Facebook friend kami ni Sheila sa account na yan. At dahil doon, nakikita ko yung ibang pictures ni Sheila na nakatago o ina-upload ng mutual friend namin. Sinong friend? Naklase ko nung elementary. Hindi naman kami close noon, pero hindi na mahalaga yun. Ang mas mahalaga yung mga nakita kong pictures. Anong pictures? Yan. Ina-upload ng mutual friend namin yan 3 weeks ago. Kumakain sila sa isang restaurant. May kahawakan ng kamay si Sheila na ibang lalaki. At pareho silang masaya. Kahawakan lang naman eh. Masama dito. Tsaka mukha niyang pinsan yung lalaki o di kaya kapatid. O pinutin mo pa yung right arrow. O yan, pinindot ko na. O nakikita mo yung picture na yan. Magkayakap sila ng lalaki. At hinahalikan siya sa pisngi ng lalaki. Pare, hindi mo ba alam yung salitang beso? Tsaka normal sa magpinsan o magkapatid yung beso. Ganun ba? O sige, pindutin mo pa yung right arrow. O anong meron sa picture na... Oh. Kuha yan ang parehong gabi ng mga naunang pictures, Jed. Walang magpinsan o magkapatid na naghahalikan sa labi. Paano nangyari to? Sino lalaking to? Sino tong Poncio Pilato na lalaking to? Hindi ko alam, pre. Pre, alam mo? Mapapatay ko tong lalaking to. Mapapatay ko talaga to. Pre, kalma lang. Gusto kong malaman kung sino tong Judas na lalaking to. Pre, kalma lang. Sa tingin mo, kakalma ako sa pinakita mo sa akin? Hey, huwag ka naman masyadong gumawa na eksena dito sa cafeteria. Nagtitinginan tayo ng ibang tao. Wala akong pake. Magtingin na sila kung gusto nila. Jed, ano ba? Bus ka rito kaya huwag ka umate ng ganyan sa harap ng maraming tao, okay?
Pre, sorry ah. Nadala lang ako ng galit ko eh. Pero gusto ko lang malaman kung sino yung ibang lalaki na yun ng girlfriend ko. Kaya nga si Sheila na mismo ang tanungin mo. Pero bago mo gawin yan, unang-una kumalma ka muna. Okay? Kalma lang, Jed. Kalma, okay? Okay, okay. Kalma. Kalmado na ako. Woo! Yan, tapos nang bumili si Sheila, pabalik na siya dito. Pagkabalik niya sa mesa, normalan mo lang ang kilos mo, okay? Huwag ka muna magre-react ng masama gaya ng ginawa mo kanina. Okay, okay. Sige, pre. Kung gusto mo siyang hulihin, maging matalino ka. Huwag kang padalos-dalos, okay? Maghanap ka ng timing kung paano mo effective na mapapaamin si Sheila kung sino nga ba yung lalaki na yun. Okay ba? Sige, sige. Ako nang bahala. Oh, anong nangyari dito? Bakit parang dinaanan ng bagyo yung lamesa natin? Ha? Si Ronnie kasi napaka-clumsy. Nabangga niya yung mesa natin habang tumatayo siya. Di ba, pre? Aha. Oo. Tapos parang narinig kitang sumigaw kanina, babe. Ano kasi, itong si Ronnie yung kulit eh. Sabi ko mamaya na kami mag-usap kasi nga kasama kita. Sige na, pre. Alis ka na. Mamaya na tayo mag-usap, okay? Okay, sige. Alis na ako, ha. Jed, ayos ka lang ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Para kasing balisa ka pagkatapos nating mag-lunch. Sure ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang talaga ako. Ano lang, so bakit biglaan dyan kami? Nakain yata akong di maganda kanina. Baka nga. Ireklamo mo yun sa cafeteria nyo pag lumala, okay? Okay. O siya, aalis na ako. Kita na lang tayo sa Sabado sa out of town natin sa Ilocos, okay? Alam mo, Sheila, naisip ko, magkita kaya ulit tayo bago mag-Ilocos? Okay lang. Try ko. Kailan mo ba gustong magkita? Sa Wednesday ba? Wednesday? Okay lang. Libre ako nun. Anong gagawin natin? Hindi pala ako pwede ng Wednesday. May kikitain ako ng kliyente. How about Thursday na lang kaya? Thursday? Hindi ako pwede nun eh. Ganun ba? Naisip ko kasi no, tayo ng sine eh. May bago Marvel movie na i-release eh. Gusto ko mapanood ng unang araw sana. Sayang naman. May trabaho ako nun eh. Ganun ba? Di, bisa tayo na lang kita sa trabaho mo. Akala ko ba manonood ka ng Marvel movie nun? Bukas pala yung release ng Marvel movie, hindi sa Thursday. Ganun ba? Pwede ako bukas. May ibang lalaki ka, no? Jed, ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo ako, Sheila. May ibang lalaki ka ba? Ano bang nakain mo at nagkakaganyan ka? Wala akong iba. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam kong may ibang lalaki ka. Come on, Sheila. Huling-huli ka na. Nagmamaang-maangan ka pa. Huli? Paano? Wala ka namang ebidensya. Ebidensya ba ka mo? Ebidensya ba ang hanap mo? Yan. Tignan mo yung nasa cellphone ko. Teka, saan mo nakuha to? Hindi na importante yun. Ano, kulang pa ba yung ebidensyang yan? Grabe ka, Sheila. Naging tapat ako sa'yo tapos ako niluloko mo lang pala. Kailan mo pa ako niluloko, ha? Kailan mo pa ako pinagmumukhang tanga, ha? Ikaw'y nakala na magagawa mo akong lukuhin, Sheila? I'm so sorry, Jed. Sheila, sino siya? Sinong siya? Yung ibang lalaki mo! Sino yung ibang lalaki mo? Jed, alam kong mataas pa ang emosyon mo ngayon. Kaya, huwag na muna natin itong pag-usapan. Saka na lang pag mahinahon ka na. Hindi! Ngayon na natin pag-usapan. Total, nagkabulgaran na rin lang naman. Jed, please. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng iba mong mga kaopisina, oh. Sa kanila, nahihiya ka? Sa akin na boyfriend mo, hindi ka nahihiya nung niloloko mo ako? Iba ka rin, ah. Sige.
Kung talagang mapilit ka, gusto mong malaman kung sino ang ibang lalaki ko? Gusto mo? Pwes, Jed, ikaw! Ikaw yung ibang lalaki ko! Kasal ako. At may asawa na ako. Ano? Ako? Ako pa yung number two mo? I'm sorry kung hindi ko kaagad nasabi sa iyo noon na may asawa na ako. Pero Jed, please. Mahalaga ka para sa akin. Kaya kahit nalaman mo nang may asawa na ako, pakiusap. Huwag mo kong hiwalayan. Please, Jed. Huwag mo kong iwanan. Popoy at Bea, masakit na malaman na ang babaeng akala ko ay magiging tadhana ko na, ang babaeng balang araw ay pangarap kong pakasalan sana, ay kasal na pala sa iba. Masakit na malaman na yung babaeng minahal ko ng buong buo ay may kahati pala ako. At ang masakit pa, ako pala yung nakikihati. Popoy at Bea, noon pa man alam kong mali ang makipagrelasyon sa may asawa. At kahit noon ay hindi ako nakipagrelasyon sa may asawa o kahit na may boyfriend na. Hindi nyo naman ako siguro masisisi sa sitwasyon ko ngayon dahil inilihim sa akin ni Sheila ang tunay na estado ng kanyang buhay na may asawa na pala siya. Ni hindi niya nga sinusuot ang wedding ring niya. Gulong-gulo ako sa nangyayari sa akin ngayon. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Sheila pero alam ko rin na mali ang ipagpatuloy pa ang relasyong namamagitan sa amin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Ibang lalaki. Popoy at Bea, mula nang nalaman ko na may asawa na nga si Sheila, ilang gabi akong hindi na makatulog o makakain. Kahit trabaho ko ay naapektuhan na. Napadalas ang pag-leave ko sa trabaho dahil hindi ako makapaghanap buhay ng maigi dahil masakit pa rin sa akin na matuklasan na may asawa na pala ang babaeng pinagbuhusan ko ng pagmamahal ko. Sinusubukan din akong tawagan ni Sheila o i-text pero hindi ko siya sinasagot. Pumunta rin siya sa bahay pero hindi ko siya nilabas. Ayoko siyang kausapin o harapin dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kaya kahit natutukso ako na kausapin si Sheila, ay pinipigilan ko ang sarili ko. Good morning, everyone. Good morning, Jed. Good morning, Sir Jed. Ganda lang porma natin ngayon, pre. Ganun ba? Sa ukay-ukay ko lang ito nabili. Naalala mo yung tinurong mo sa aking ukay-ukay? Doon ko binili ito. Bagay sa'yo, Sir Jed. Bakit? Parang mukhang Biyernes Santo yung mga mukha nyo. May problema ba? Ha? Anong Biyernes Santo? Nakangiti nga kami ni Leslie, oh. Huh? Oo nga. Wala naman. Nagtataka lang kami ni Leslie. Magtataka? Bakit? Nag-file ka kasi ng leave ngayon, Sir Jed. Kaya akala namin di ka papasok. Ganun ba? Well, nandito na ako. Okay ka na ba? Okay ka na ba mag-work? Nung isang araw lang kasi sabi mo. Ronnie pare, okay lang ako. Okay na okay nga ako eh. Ganun ba? Gusto mo ba ng ice cream? Ito, nilagay ko na dito sa mesa mo. Wow, daming ice cream ah. Teka, bakit kayo nagpa-ice cream? May okasyon ba? Wala namang okasyon pre. Ano kasi,
Sabi ni Leslie, pag stress ka or may problema, yan daw yung lagi mo kinakain, kaya binilhan ka namin. Ah, ganun ba? Well, hindi naman ako stress ngayon at wala naman ako pinoproblema. Pero dahil nandito na tong ice cream, edi kakainin ko na, di ba? Baka gusto niyo makikain. Ay, hindi na, pare. Hindi na, Sir Jed. O siya, iwan ka muna namin. Okay. Pakisara na lang yung pinto ng office ko, ha? Salamat ulit sa pa-ice cream. Ay, ano ba naman tong building na to? Sira na naman yung elevator. Dito na lang ako sa fire exit dadaan. Shortcut palabas ng building. Nakakapagtaka talaga si Sir Jed. Di ba kakabreak lang nila ni Sheila? Pero parang walang bakas ng lungkot. Di ba tropa mo yun? Wala bang nasabi sa'yo? Nagtataka nga rin ako eh. Dati kapag heartbroken yan, hindi yan nahihiya sa akin na lumapit o kaya umiyak sa harap ko. Pero ngayon, napansin ko hindi na niya yata nagagalaw yung tissue box niya. Hindi kaya nakikipagkita pa siya kay Sheila? Na nakikita pa sila? Imposible yan. Galit na galit siya nung nalaman niya may ibang lalaki si Sheila eh. Correction, si Sir Jed ang kabit. Pero hindi ayun ang point. Kasalanan pa rin ng Sheila na yun, bakit niya pinaglihiman si Sir Jed ng ganon? Mismo, pero nakakapagtaka pa rin na hindi siya nagmumukmuk ngayon. So ano yun, nakamove on agad-agad si Sir Jed? Baka, pero imposible talaga. Leslie, Ronnie! Pre! Sir Jed! Andyan pala kayo. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman masyado. Bakit? Wala naman. Uwi ka na ba, pre? Oo, pre. Uwi na ako. Nakakapagod tong araw na to. May gagawin ka ba ngayon, Sir Jed? Siguro wala. Baka miga lang ako sa kama pag uwi ko ng bahay o kaya manood ng Netflix. Kayo ba? Uwi na rin ba kayo? Actually, kakain kami ni Leslie sa labas. Tapos konting inuman na rin. Kasama yung iba pa natin ka-opisina. Baka gusto mo sumama. Ganun ba? Teka, bakit di ko alam to? Hindi ka namin in-invite kasi akala namin hindi ka papasok ngayon eh. May punto ka dun. Pero ngayong pumasok ka, pwede ka sumama sa amin. Magpa-party tayo tonight. Ano, Sir Judging ba? Mukhang masaya nga yan. Pero may iba akong lakad ngayong gabi. Pero salamat sa invite, ha? Bawi na lang ako next time. Akala ko uuwi ka na. Well, ang ibig ko sabihin, uuwi muna ako para magpalit ng damit. Tsaka, alam mo na, maliligo na rin bago pumunta sa lakad ko. Teka, akala ko ba wala kang gagawin yan kundi humiga lang sa kama pagka-uwi ng bahay o kaya manood ng movie? Ronnie, ano ba? Baka magalit si Sir. Uy, Ronnie. Bakit parang minamandoan mo ngayon bawat kilos ko, ha? Pare, oo, kaibigan kita, pero baka nakakalimutan mo ako pa rin ang boss mo. Ako ang dapat nagmamando sa'yo. Sabi ko sa'yo, iyan, ginalit mo si Sir. Diyan na, ikipagkita ka pa rin kay Sheila? Oh my God, Ronnie. Ba di ka makasagot? At kailan pa natin pinakailaman ang mga personal na buhay natin dito sa opisina na to? Pag nandito tayo sa opisina na to, trabaho lang. Walang personalan, okay? Pre, kaibigan mo ko kaya hindi mo maalis sa akin na pagsabihan ka. Pare, mali yung ginagawa mo. Mahal ko si Sheila, okay? Mali bang nakikipagkita pa rin ako sa kanya? Oo. Oo, mali. Depende kung sinong tatanungin mo. Kung tatanungin mo ang asawa niya o kung sino mang tao na alam na may asawa siya, oo, mali. Sir, ako aaminin ko na mabilis ako magpapalit-palit ng boyfriend. Okay, tama na. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may pagkakamali. Pero hindi ako papatol sa boyfriend o may asawa. At hindi rin ako papatol sa iba kapag nasa isa akong relasyon. Nakikipag-break muna ako bago ako pumatol sa iba. Okay, para sa kaalaman ninyo, tinanong ko sa Sheila kung ayos lang ba na magkita pa rin kami at patuloy yung relasyon namin. Ang sabi niya ayos lang daw. At para makasiguro, tinanong ko ulit siya. Sinabi niya ulit, ayos lang daw. Sa asawa niya, ayos lang ba? Hindi naman kami mahuhuli ng asawa niya. Palaging busy yung asawa niya bilang PE teacher sa isang private school. Maaga siyang nagigising para pumasok sa school. Maaga rin natutulog sa gabi dahil nga papasok pa siya sa school kinabukasan. At saka madalas din nagko-coach ng basketball sa mga varsity player ng school nila. Hindi kami mahuhuli ng asawa niya. Ikaw nga, tagal bago mo nahuli yung ex-girlfriend mo na may ibang lalaki. At least ako hindi ako nagpapakatanga sa babae ng loko sa kanya. Hindi rin kasi ako cheater na pumapatol sa babae kahit na alam niyo may asawa na. Alam ko kasi yung halaga ko, pre. Ayoko maging number two.
Mukhang sobra ka na. O sino ba nagsimula sa atin? Ikaw! Ang sa akin lang, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pre, tumigil ka na. Dahil kung hindi, konti na lang babasagin ko na yung mukha mo. Grabe, dahil lang sa babae mo, handa mo kaming saktan? Kaming nagmamalasakit lang sa'yo? Hindi naman kayo nagmamalasakit eh. Nangingialam lang kayo. O sige, fine. Nangingialam kami kasi pag balibalik na rin mo man ang mundo, maling-mali pa rin yung ginagawa mo. Tsaka kontento ka nalang makihati sa asawa ng iba? Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili mo, pre. Abay, loko ka palang talaga eh. O ano ha? Gusto mo akong saktan dahil nagsasabi lang ako ng totoo? Ano? Sige, suntukan mo ako, ano? Tumabi ka, Leslie, ha? Hindi! Abay, sabi! Ano ba? Huwag kayo mag-away. Away na, pwede ba? Tumigil na kayo. Para kayong mga bata. Gusto nyo talaga magpatayan dito sa office? Gusto nyo ba mareklamo ng HR ng physical assault? At dahil dyan sa gagawin nyo, hindi lang suspension without pay, kundi baka mapatanggal pa kayo sa trabaho. Mag-isip nga kayo, hindi puro galit pinapairal nyo. Sorry, Leslie. Yan kasing manager natin eh. Ikaw nagsimula! Ayan na naman kayo. Tsaka Sir Jed, nakikialam kami sa buhay mo kasi concern lang kami sa'yo. Huwag mo namang masamain yung pagiging concern namin sa'yo. Well, hindi ko kailangan ng concern ninyo. Sige na, mauna na ako sa inyo. Malilate pa ako sa date namin ni Sheila dahil sa inyo. Popoy at Bea, oo, nung una ay pinigilan ko ang sarili ko na makipagkita muli kay Sheila. Pero tao lang din ako. Kahit na nalaman kong may asawa siya, ay hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit alam kong nakikihati lamang ako sa asawa niya, ay ayos lang sa akin. Sa tuwing nagkakasama kami ni Sheila ay labis ang saya ko. Kasi sa tuwing magkasama kami, talagang ipinararamdam niya na nasa akin ang buong atensyon niya. Kaya sinusulit ko ang bawat pagkakataon na nakikita at nagsasama kami. Pero may mga panahon na nakukwento sa akin ni Sheila ang asawa at anak niya. Doon ko nga nalaman na coach ng basketball team ang asawa niya. Na dahil sa pagiging coach nito ay minsan pakiramdam ni Sheila ay nawawalan na ito ng oras para sa kanya. Kaya doon siya nakapag-isip na maghanap ng iba. At ako nga ang napili niyang pupuno sa pagkukulang ng asawa niya. Pasok! Jed? Oh, ikaw lang pala. Nandito ka ba para sa pakin ako uli? Pre, sorry sa nangyari nung Biyernes ng gabi. Sorry din. Alam ko namang nag-alala ka lang sa akin, pare, tapos napigyan pa kita. Pwede ka bang makausap? Oo naman. Halika. Upo ka. Salamat, pre. So, anong pag-uusapan natin? Eh, pre, alam mo naman siguro na mali ang pakikiapid, di ba? Ayan ka na naman, Ronnie. Pwede ba tigilan mo na ako? Para kayong mga tao nung unang panahon at tinatapunan niyo ako ng bato kasi makasalanan ako sa tingin niyo at kayo malinis, di ba? Nagbabasa ka pala ng Bible. Sana alam mo yung ika-anim na utos, di ba? Isa pa, hindi ako may mali dito. Sa katunayan nga, ako yung mabuting tao sa kwentong to. Pre, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Isipin mo. Mabait kaya yung asawa ni Sheila? Sweet kaya yung asawa ni Sheila? Malaanghel ba yung ugali ng asawa niya? Tingin mo, sakdalinis din yung asawa niya at walang ibang babae? Aray, sa tingin ko hindi. Pre, labas ka na dun kahit ano pang klaseng tao ang asawa ni Sheila. Kasi kung oo, bakit nakikipagkita pa rin sa akin si Sheila? Bakit kailangan pa rin ako ni Sheila? Bakit hinahanap pa rin ako ni Sheila? Tingin ko may problema sa asawa ni Sheila. Kahit na, Jed. Kahit sang anggulo mo tingnan, mali pa rin na makipagrelasyon sa may asawa. At kahit pagbalibalik na rin mo man ang sitwasyon, ang asawa pa rin ni Sheila ang alagabyado rito. Yun lang ba sasabihin mo? Kasi kung tapos ka na, makakaalis ka na. Teka, di ba nabanggit mo na teacher siya sa isang school dito, di ba? Oo, bakit? Tara. Saan tayo pupunta? Tara. Puntahan natin siya sa school kung saan siya nagtuturo. Tingnan natin kung gaano ba kasamang tao tong asawa ni Sheila, ano? Gusto ko yan. Pero paano tayo makakapasok sa school na yun? Magpapanggap tayo na kunwari mag-i-inquire kung magkano yung tuition.
Kunyari may anak tayong gusto natin pag-aralin doon. Ano, ayos ba? Gandang ideya yan, pre. Kasi may trabaho tayong dapat tapusin yun, so... Talaga ba? Akala ko ba ikaw yung boss dito? Okay, tara na. Ayos, may practice game pala ngayon. Tony, tingin ko kailangan na natin umulis eh. May nahanap na tayo sa office. Jed, akala ko ba nandito tayo para patunayan na hindi mabuting tao yung asawa ni Sheila? Ngayon ang time para patunayan yun. Hindi ko makita yung asawa ni Sheila, maraming tao. Pero mabuti pa umalis na lang tayo. Yung may asawa ni Sheila? Yung coach ng mga nakasuot ng gold? Base sa pagdadalawang isip mong sumagot, tingin ko, oo. Ano kasi? Saglit lang, manood muna tayo ng laro. Defense team! Defense! Kita mo yun. Kumakasigaw sa mga player niya, akala mo kung sinong boss. Pre, coach kasi siya, di ba? Trabaho niya yun. Nice one, Kyle! Appear! Good game. Pagpatuloy niyo lang yan. Isa pa yun. Kumaka-appear siya sa player, akala mo dami niyang ginawa. Wala naman siyang ginawa, kundi sumigaw ng defense. Kaya lahat tumatrabaho. Ano kaya yun? Ay, naku, Jedo. Tingin ko ganun din siya sa bahay nila. Malamang inuutusan niya lang din si Sheila. Sheila, pwede bang ipagluto mo ako ng hapunan? Appear! Sheila, pwede bang dalhin mo na rin chinelas ko? Appear! Mukhang gusto naman siya ng basketball team. Aba, syempre. Kailangan niya sumipsip. Coach yan eh. Good game, coach! Hoy, Ronnie, pre. Ang kinagawa mo? Ganda ng laro nyo, ang gagaling ng players nyo. Salamat, sir. Best game ever. Please, kasama mo na. Ha? Ano nga ko, tingman ka. Ikaw ko mausap, ikaw tumawag eh. Oo, okay, sabi mo eh. Teka, Ronnie, saan ka pupunta? Huy, Ray, bumalik ka rito. Coach Bert, good game. Salamat ulit, pero... Magkakilala ba tayo? Hindi. Nakita ko lang yung picture mo doon sa pader kung saan nakalagay yung mga picture ng coach. Ronnie nga pala. Okay. Ronnie, magulang ka ba ng isa sa mga players dito? Hindi. Pero plano namin pag-aralin yung mga anak namin dito next year. Teka, may papakilala pala ako. Jed, tara dito. Coach Bert, ito nga pala si Jed. Nice to meet you, pare. Nice to meet you too. Plano din pag-aralan ni Jed yung anak niya dito next year. Katunayan nga, di ba gusto mo rin pasalihin yung anak mo sa basketball team, Jed? Dahil gusto ng misis mo na maging varsity player yung anak mo? Ha? Oo. At mahal na mahal mo yung asawa mo, di ba, Jed? Ano bang pinagsasabi mo? Katunayan, ang tagal na nilang kasal eh. Ikaw ba, Coach Bert? May asawa ka na ba? Oo, meron. Bakit mo natanong? Magkasama pa rin ba kayo hanggang ngayon? Matibay pa rin ba yung samahan ninyo? Bruni, ano ba? Tama na! Oo naman. Mahal mo ba yung asawa mo? Siyempre naman. Ganun ba? Ito rin si Jed eh. Mahal rin niya yung asawa mo. Este yung asawa niya. Mabuti naman kung ganun. Dapat lang naman nating mahalin ang mga asawa natin, di ba? Teka, kilala niyo ba asawa ko? Bakit nahahalata ako na parang kanina niyo pa binabanggit? May problema ba kayo sa asawa ko? Ha? Ano, Kwan, naisip ko lang yung asawa mo kasi di biro mag-coach ng isang varsity team ha. Palaging may practice kaya minsan nawawala nga ng oras sa asawa mo. Pero palagay ko naiintindihan naman niya, no? Tsaka palagay namin ito ni Jed na napakabuti at ulirang babae ng asawa mo. Kasi sinusuportahan ka niya sa pagiging coach ng varsity team ng school na to. Hindi siya naglolo. Kanino ka pa ha? Pasasapak na talaga kita. O Ronnie, ayos ka lang ba? Ha? Coach Bert. Medyo sumakit lang yung tiyan ko. May nakain yata ako hindi maganda kanina. Skabeche yata yung huli ko nakain, ano ba yun? Pero okay pa naman ako, huwag kang magalala. Ganun ba? Buti kung ganun. Dad, isa pa daw game, sabi ng team. Sige anak,
May kausap lang ako. Okay. Anak mo yun? Oo. Swerte kami ng asawa ko sa anak naming yun. Matalino na, masipag pa. At bonus na lang na namana niya sa akin yung hilig niya mag-basketball. Nga pala, Jed, tama ba? Oo. Kung mag-e-enroll ang anak mo dito at sasali sa basketball varsity team next year, pwede silang maging magbarkada ni Kyle. Oo, tama ka. Sige. Nice talking to you, pero hanap na ako ng mga players ko eh. Paano? Una na ako sa inyo? Sige. Sige. Popoy at Bea, aaminin ko na grabe yung kaba ko habang kausap ko nun si Bert, ang asawa ni Sheena. Habang nagkakamay kami ni Bert, hindi ko maiwasan na isipin na may nangyari sa amin ang asawa mo. At aaminin ko na nakonsensya ako nang makita ko ang anak nila na si Kyle. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, sinisira ko ba ang pamilya nila? At ang sagot ko, palagay ko, hindi naman. Kasi buo pa rin naman silang pamilya. At walang kaalam-alam si Bert na may relasyon kami ng asawa niyang si Sheila. At isa pa, pumayag ako sa ganitong klase ng setup. At pareho kaming masaya ni Sheila sa setup na yon. Basta mag-iingat lang kami at hindi magpapahuli sa asawa o sa anak niya. Sir Jedroni, saan ba kayo galing? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. May kinita lang kami kliyente. Teka. Leslie, gusto mo ba tubig? Teka, saan galing yung mineral water na yan? Nakuha ko sa school gym kanina. Yan ba yung tubig ng mga players? Bakit mo kinuha? Well, ganun naman ako eh. At hindi ito yung unang beses na may kinuha ko kay Coach Bert. Coach Bert? Sino yun? Yung asawa ni Sheila. Teka, pinuntahan niya yung asawa ni Sheila? Siya ba yung kliyente? Kukuha ba siya ng insurance? Alam mo, minsan Leslie, may pagka-slow ka rin eh, no? Hindi kliyente yung kinita namin kanina ni Jed. Okay, so kinita niya yung asawa ni Sheila at kinausap niyo? Mismo. Exciting! Nagsapakan ba kayo? Leslie! Malay ko ba? Wala naman ako kanina eh. So ano, chika, dali? Nagsapakan nga ba kayo? Siyempre hindi. Baka mapatumba ko pa siya. Well, pero yun na nga, nag-usap lang kami. Katunayan nga, mabait yung asawa niya at mukhang faithful na asawa at mapagmahal. Ngayong nakilala mo na ang asawa ni Sheila na babait pala to at loyal, puputulin mo na ba ang relasyon niyo? Siyempre, hindi. Sir Jed, hindi ka ba nakukonsensya? Wala ka bang konsensya? Kung ganyan ang tingin niyo sa akin, fine. Wala akong pake. Isipin niyo na ako nung gusto niyong isipin. Pre, paano ka nakakatulog gabi-gabi? Well, may comforter ako at maraming unan sa kama ko. Minsan nanonood ako ng movies sa Netflix para makatulog. Minsan may essential oils din ako. At pinapatay ko na yung ilaw sa kwarto ko kapag 9 PM na. Ganun ako nakakatulog gabi-gabi. Oh, Leslie, ikaw pala. Pasok. Kailangan ko ng pirma mo dito, Sir Jed. Okay. Ay, naku. May mga ibang tao talaga na walang konsensya. Leslie? Leslie, tignan mo. Mag-isa ka. Hindi ko maaatim na titigan ng taong walang konsensya. Baka alis na nga lang. Baka madamay pa ako sa karma ng isa dito. Okay. Okay. Sandali nga. Nandito ba lahat ng team? Yes, sir.
Ronnie, Leslie, nandito rin ba kayo? Present. Present. Okay, mabuti. Nang marinig nyo yung sasabihin ko. Alam nyo, pagod na ako sa panghuhusgan nyo sa akin. Kung sa tingin mo, maaapektuhan ako nyan, pwes nagkakamali kayo. Katulad nga, pagkatapos ng trabaho ngayong araw, magkikita ulit kami ni Sheila at magmumotel kami. Diyos ko, Lord! At alam nyo bakit sa motel? Dahil madumi sa motel at mas nakakatril. Kaya ng relasyon namin ni Sheila. Jed, kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabagong isip namin ng mga tao dito. Mali ang ginagawa ninyo ni Sheila. Pakihanap ng paki ko. At wag na wag nyo akong pipigilan na kitain si Sheila dahil walang makakapigil sa akin. Jed. Jed, na-miss kita. Na-miss din kita, babe. Teka, babe. Nagre-ring yung phone ko. Sagutin ko lang, baka may emergency sa trabaho. Babe naman, dito ka lang sa tabi ko. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkasama eh. Sige na nga. Tsaka wala naman akong paki sa mga katrabaho ko eh. Sila tong mahilig mangialam sa relasyon natin. Dito ka lang sa tabi ko, babe. Nandito lang naman ako eh. Oo nga eh, teka. Salin ko na nga lang tong phone ko. Ano ba yan? Ang kukulit ng mga ka-opisina mo ah. Teka. Hindi yung phone ko yung nagre-ring eh. Wala nga ako na-receive na kulo. Tignan mo. Eh, teka. Phone mo yata yung nagre-ring eh. Ganun ba? Saglit nga. I-check ko lang. Oh, shoot! Tumatawag si Bert. Ano? Bakit kaya? Hindi ko rin alam. Saglit lang ha. Sasagutin ko. Huwag kang maingay. Okay. Hello, hon? Ano? Nasaan ako? Ano, nandito ako sa kaibigan ko sa Tagig. Dinalaw ko lang. Yung ninang dati ni Kyle nung binyag? Oo. Ano? Na-injured si Kyle sa practice? Sige. Text mo lang sa akin kung saan ospital. On the way na ako dyan. Sige. Bye. I love you. Jed, I'm so sorry, pero kailangan ko nang umalis. Napilayan sa practice yung anak ko at kailangan kong pumunta sa ospital. Sila naman. Huwag ka nang umalis. Kumuha ka na lang ng palusot. Tsaka nandun naman yung asawa mo para bantayin yung anak nyo eh. Hindi, Jed. Anak ko yun. Pamilya ko yun. At mahalaga sila sa akin. Ako ba hindi mahalaga sa'yo? Please, Sheila. Dito ka na lang sa tabi ko. Please. Please. Jed, ano ba? Bitawan mo nga ako. Matuto ka namang makaintindi oh. Na-injured yung anak ko. At kailangan ako doon tapos ayaw mo akong paalisin? Pero sabi mo gabi natin to, di ba? Ngayon yung gabi mo para sa akin. Well, I'm sorry kung maaga kong tatapusin ang gabi, Jed. Hindi ako kagaya mo. May pamilya akong binabalikan at inuuwian. Pero sila. At nung nalaman mo may asawa na ako, sinabi mo na ayos lang na makihati ka sa pamilya ko. Kaya sana maintindihan mo ako ngayon kung mas pipiliin ko makasama ang asawa at anak ko kaysa sa'yo. Kung talaga mahalaga sila sa'yo, bakit kailangan mo pa rin ako? Anong sabi mo? Hindi ka naman maghahanap ng iba kung kontento ka sa asawa mo, di ba? Sheila, kailangan mo ako kasi mas napapaligaya kita kaysa kay Bert. At alam mo yan sa sarili mo. Jed! Please, hayaan mo na lang akong umalis. Pwede ba? Sheila, hiwalay mo na lang si Bert. Kasi alam kong hindi ka na masaya sa kanya, di ba? At ako kaya kitang pasayain. Pero hindi mo ako kayang bigyan ng pamilya. Asawa ko pa rin si Bert. At may anak kami. Kaya kong magpakatatay sa anak mo kung yan ang gusto mo. Kaya kong tratuin na parang anak ko si Kyle. At iingatan ko kayo mag-ina. Hindi gaya ni Bert. Kung maingat siyang ama, bakit inayaan niyang mapilayan sa practice ang anak niyo? Kaya Sheila, please, dito ka na lang muna sa tabi ko. Sabi ng bitawan mo ako, Jed! Pwede ba? Huwag kang umasta na may karapatan ka sa akin.
Jed, baka nakakalimutan mo. Kabit lang kita. Kaya matuto kang lumugar. Matuto kang tanggapin kung ano lang yung kaya kong ilaan na oras at panahon sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Naiintindihan ka. Pasensya na. Babawi na lang ako sa susunod. Sige na, una na ako. Bye. Bye. Popoy at Bea, nang gabing iniwan ako ni Sheila sa motel na yon, ay doon ako nakapag-isip-isip kung worth it pa ba na ipagpatuloy pa namin ni Sheila ang aming tagong relasyon. At doon ko nga napagtanto, masaya nga ba talaga ako na nakikihati lamang ako sa asawa ni Sheila? Na hindi ko makukuha ng buong buo ang babaeng mahal ko dahil sa huli, asawa at anak niya pa rin ang pipiliin niya. Pero sa kabilang banda, naisip ko na kailangan kong makontento sa kung ano lang ang kayang ibigay sa akin ni Sheila. 40 anyos na ako. Kung tutuusin, matanda na ako para makahanap pa ng babaeng pakakasalan o kaya ay magmamahal sa akin. Si Sheila lang ang babaeng kaya akong mahalin sa edad kong ito. Siya lang ang kaya pa akong tanggapin. Popoy at Bea, gulong-gulo po ako ngayon sa sitwasyon ko. Kaya rin po ako sumulat sa inyo ay para humingi ng payo kung dapat ko pa bang ituloy ang pakikipagrelasyon kay Sheila o kailangan ko nang itigil na. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Maraming salamat in advance kung mapipili ninyong itampok ang aking kwento. God bless and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Jed. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, ibang lalaki. Cute din siguro ni Jed, ano? Ang ating letters. Ang cute mo. Parang ang sarap iniper ng dimples mo. Ayan, mga kapamilya, oras na natin. 20 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga ang kwentong, Bea, hindi naman kasi natin sa sinasabi na kanina kasi ilang beses sinabi, parang sabi ko nga, parang nagtutunog mayabang na itong si Jed sa pagsasabi na kailangan kapag ka manager ka, matalino ka. Siyempre, nandyan yung dapat madiskarte ka, knowledgeable ka. Yun naman yung gustong sabihin ni Jed, di ba? Na mararating mo ang ganong klase ng posisyon kapag ka intelihente ka. Ayan, kapag ka smart ka at masipag ka. Ibig sabihin, alam mo yung tama at mali. Diba? Yun yung pinaka-basic. Alam mo dapat ang tama at mali sa trabaho. Pero dito, pagdating sa pag-ibig, pagdating kay Sheila, tila naliligaw si manager. Si boss manager. Nagpapatanong, humihingi ng saklolo. Diba? Ang hindi ko alam, ang hindi ko maintindihan dito, Bea, no? Harap-harapan na in your face. Sinasabi sa kanya na malalapit niyang kaibigan mula kay Ronnie, at mula kay Leslie na mga katrabaho niya na sir, pero friend na rin namin. Mali yung ginagawa mo. Mali. Ayan, pero ako naman, tutuwa naman ako kahit papano. Listener talaga natin at viewer itong si Jed, ano. It takes Popoy, di ba? It takes a Popoy and a Bea to convince you na mali yung ginagawa mo. Unang-una, mali naman talaga yung ginagawa mo, Jed, ano. Pero sige, wag muna natin na ipako sa Cruz itong si Jed, Bea. Nakikiusap naman ako.
Ayoko pa eh. Nakikiusap naman ako, malay mo naman. Kasi mahal niya talaga eh. Dito muna, hihilahin ko muna yung conversation natin. Eto naman, kasi nakikihati siya. Diba? Alam niya na yung setup. Kumbaga, tanggap niya na, nakabit siya. Diba? Pero Jed, kung tanggap mo na ganyan ka, sige, pagbigyan lang natin, for the sake of our argument, diba, yung gusto mo. Mali yung nakikihati ka na nga sa oras, may emergency, yung isa, eh, papipiliin mo pa yung anak mo ba na nagkaroon ng injury sa basketball dahil sa ano, or ikaw, yung oras sa'yo. Sige, kung sakali ha, sige, pagbibigyan ka lang namin. Bea, mali, yun ang mali. Diba, yun ang mali. Kailangan nga i-assist mo pa eh. Sige, hatid na kita ron sa ospital, sa ano, sa ganyan. Sige. No. For argument's sake, gaya ng sinabi ni Popoy, sige, wag natin ipako sa cross, although... Mamaya na. Pare-parehas naman nating alam ano yung tama at mali, di ba? Yes. Pero kaya nga nabuo yung sinasabing etiquette of a mistress or in that case, ano man tawag pag ano, pag lalaki? Mistress, pagkabit na babae. O basta etiquette ng isang kabit, di ba? Oo nga, ano? Kaya nga meron tinatawag na etiquette ng isang kabit. Una nga sa lahat, huwag kang masyadong demanding, huwag kang masyadong mag-feeling. I mean, kunin mo lang kung ano yung mabibigay sa'yo. Kunin mo lang kung ano yung kayang ibigay sa'yo. Huwag kang masyadong maghangad ng mas mataas pa dun sa posisyon mo. Lalo na nga, at ito pa, huwag mong kakalabanin, huwag mong aagawan ng oras yung original o yung number one. Yan ang parang ano, unwritten rule na yan, Jed, no? Kasi sinuong mo yan, huwag kang masyadong mayabang. Lalo na nga kapag lahat ng mga kabit, di ba? Oo, kinabit ka. Oo. Ang ano kasi, ang thinking ng mga kabit, hindi naman mga kabit yan. Hindi naman maghahanap ng pangalawa yan kung masaya or kung satisfied sa Diyosawa. Which kills mga kabitsina. Meron talagang satisfied naman, masaya naman, pero gusto lang ng laro. Extra laro on the side. Pero not necessarily pinili ka, ginawa kang kabit dahil special ka or dahil masigit ka dun sa asawa. Kaya huwag masyadong mag-feeling, Jed, no? Yan ang una mong iisipin. At tingin ko... Whatever the reason may be, meron din kasi, Bea, no, na may mga alam tayo, may mga iba nga sumulat. Yung kumbaga, nakulong lang dun sa isang relationship na yun, talagang wala, magmumukhang kabit yung mas mahal niya. Pero meron na kasing ano eh. Diba, meron ng mga responsibilidad na hindi mo pwedeng basta takasan. Diba, kapag ka meron ng karelasyon, may asawa na at anak yung pinili mong kabitan. Diba, sabi ko nga, whatever the reason may be, pabor sa'yo o hindi bilang isang kabit, sabi nga, balibaliktarin mo man ang mundo, sabi ni Ronnie kanina kay Jed. Alam mo naman mali yung ginagawa nyo. Kahit balibaliktarin mo yung mundo. Mahal ka talaga ni Sheila o mahal mo rin naman talaga si Sheila, the fact na siya ay kasal pa rin. Diba? May asawa, may anak, at hindi naman sila hiwalay. Diba? Mali pa rin yun. Kung maghiwalay na sila by law, diba? Ayan, nagpa-annul sila, sige, pwede na. Ayan, pero... wala eh, tuloy pa rin naman. Diba? Kung may plano man sila, wala. Tapos na ba yung for argument's sake? Pwede ba nating i-real talk si Jed? Mamaya na. Mamaya na, marami okay, pa kasi ano. Hindi, marami pa kasi, Bea. Totoo yun eh. Jed, na kailangan mong pakatandaan na yung sa mga anak, yan ang wag mong ko-questionin o aagawan ng oras kapag may concern na sa mga junana. Okay. Dahil kahit gaano pang ganda mo, pogi mo, sexy mo, galing mo sa kama, wala kang pantapat o hindi mo pwedeng tapakan ang pagmamahal ng isang tao sa junana. Okay? Alika mo pa lang pag tinapat ka sa junana. Tsaka that's... nakatandaan ng mga kapitsina. Totoo yan, Bea. No? Yung sinabi mo nga kanina, etiketa. Kumbaga, hindi mo na nga nire-respeto yung relasyon marriage for being a kabit. Diba? For being a kabit. Pero wag mo namang isagad yung kabastusan mo. Diba? O yung pamemwersa mo for being too demanding.
na eh may sakit lang naman, gagaling din naman yan. Yung mga ganon, di ba, nasaktan yan, nasa ospital naman na, doktor ka ba? Hindi naman ikaw makakapagpagaling. Who are you again in this relationship? Di ba, you are not actually needed. Pero nandyan ka, pinili mo yan. Yes, nag-enjoy kayo, pero kapag kausapang anak, usapang asawa, tapos mga sakit-sakit, teka lang. Medyo yung ano naman, ano, bigyan mo naman ng konting delikadesa, yung tawag dyan. Diba? Learn when to stop. Wala diba? Na nga learn... from the start eh, pero sige. Oo, may respect. Sabi nga namin, eh, binabastos mo na nga yung relationship, diba? Pero magkaroon ka naman kahit papaano ng respeto sa sarili mo. Diba? Huwag ka naman masyadong villain. Huwag ka naman masyadong kontrabida. Yung papipiliin mo, eh, love mo ako. O hindi mo ako tinawagan. Alam ko naman nasa emergency kayo. Nasa ano, ba't di ka nagsabi sa akin? Hala! Ayaan mo lang. Diba? Darating yung oras. Mangumusta ka lang. Pero to require, at ikaw ang kabit, to require your partner in crime, diba? In deceit, partner in deceit, ng ano to, na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Teka lang. Diba? Lumugar ka lang doon sa dapat mong lugaran. At yeah. Saka... At dyan na po natin... yan naman yung paalaala lang sa inyo na mga hindi na mapigilan sa pangangabit. Ano? Kung gusto nyo ituloy at gusto nyo magtagal yan. Kung gusto nyo magtagal yan. Huwag masyadong demanding. Yung iba kasi sinasabi, konti lang oras na meron ka sa akin eh. Buti nga meron kang oras eh. Diba? Buti nga kahit papano magkasya ka na ron. Diba? Learn to appreciate kung hindi kayo mapigilan. E paano kung umayaw na rin? O magsisisi ka rin? Diba? May mga at ganun. At saka, Popoy, ito sa mga kabitsina, do not be a threat. Ha? Huwag mong iparamdam dun sa kinakabitan mo na may bala kang sirain ng tuluyan yung marriage niya. Dahil, pag naramdaman niya, wow, ano sabi ni Riven? Kabit seminar na to. Pag naramdaman niya, na alam mo yon, balak mong sirain, balak mong parang ituloy na kayo ang maging legal, naku, iiwan ka niyan. O, kasi for fun ka nga lang eh. Pag hindi ka na fun, pag ikaw e-toxic na, ay, chupi ka na, okay? Yan ay, naku. Yung pakatandaan. Bea, kahit saan relationship naman, if you become really toxic, di ba, kahit na ikaw yung legitimate, ikaw yung illegitimate, kapag ka toxic ka na, eh parang hindi ka na... fun to be with. Diba? Ay, nako. Kapag ang dami-daming issues na nirerace, konting kibot, tampo, konting... na late ng reply, ganyan. Pero ito nga, pinag-uusapan lang natin for the sake of discussion. Diba kasi hindi maganda rin pag-usapan? Ha? Hindi natin pinapromote. Sinasabi lang natin. sinasabi lang natin para medyo mas magtagal pa kahit mga 2 weeks, 2 hours, yung pangangabit nyo. Diba? At least may nai-contribute kami. Ayaw niyong papigil eh. Diba? Ayaw niyong papigil. Alam niyo naman din kasi in the first place, Bea, kung ano naman din talaga yung tama at mali. And now we proceed to yung problema nitong si Jed. Dario yung totoong mga sagot na. Yes. Well, eto nga Jed, no? Una sa lahat, the audacity of you to still ask kung tama bang ituloy pa o hindi na. Like, Jed, come on. Are you seriously asking us kung tama bang ituloy na? Eh, alam mo naman sa sarili mong hindi na. Alam mo po, itong si Jed, mataas yung IQ when it comes to, alam mo yun, by the book. Pero yung EQ niya, masyado siya nagpapadala sa pagka-in-love, pagka-humaling dito sa, paano ng babae yun? Kay Sheila. No? So, napakababa ng EQ mo, Jed, sa part na yun. No? Pero, diretso lang, no, Jed, no? You're 40. Come on. Get a life of your own. Huwag ka lang kumabit dyan. Utang na loob. Hindi yan ang nag-iisang babae. At hindi, alam mo, ang daming babae masihigit dyan. I'm so sorry. Hindi naman sa dinadown ko si Sheila, no? Pero maraming babae masihigit dyan para sa'yo. Maraming babae, lalo na mas masikya pa dyan, at mas buwanga pa dyan, para sa'yo, no? What are you talking about? I'm not downing masigit na ang wallet kasi puno na ng pera. Yun I'm yun, just no? saying na
mas marami pang babae, mas marami pang options diyan para kay Jed kung saan legal. Mas masarap kasi po yung legal, mm-hmm. yung wala kang iniintinding may makita sa inyo, wala kang sakit ng ulo, 'di ba? Wala kang alam mong malinis ang konsensya mo, wala kayong tinatapakan. Yun ang masarap na relasyon. Ang sarap magdamag na magkatabi sa kama na wala kayong inaalala na hinahanap ka rin ng ganito. 'Di ba? Na wala. Ang sarap mag-post. Yung tao, sarap mag-post, diba? Si pagmalaki, 'di ba? Mag-PDA nang walang takot. Come on, Jed. Yun talagang totoong masakit. Halos madampot na kayo ng barangay sa kapi-PDA niyo. Hindi yung motel-motel na yan. Oh, no! Mas maraming mas masarap dyan, Jed, kesa dyan sa mga ganyang thrill na sinasabi mo. Mm. Uy, pero in fairness daw, yung mga motel na ano ha, na mga exciting daw ha, magaganda, may Iron Man room, may Marvel room. Ano na? Thor. Thor. Ayan. Oh, may mga theme. Tapos meron mga Korean theme. Sigurado meron yan ngayon. May umiikot pero ang, na kama. Umiikot na kama. May waterbed. May mga ganyan. Pero meron din ako yung ano, may dental chair daw eh. May dental chair pero kakaiba yung upuan. Baliktad. Oh, may dental chair pero kakaiba ang upuan. Putol yung upuan. Kasi sabi ko, ano yan? Para saan yan? Ah, pagka para i-check ang oral hygiene ng kasama mo, ganyan. Sabi ko, kaya dental chair. Pang oral. Okay, oral hygiene check-up. Oo, oral hygiene check. Bandadol, o sila, o gano'n. So para medyo mas mataas sa'yo. Okay, ayan. Pero alam mo, no, ito lang. Okay, ito lang ano, Jed, hindi ko inakala na sa isang lalaki ko maririnig yung pagkataranta dahil sa siya ay 40 years old na sa pag-aasawa. Mind you, ang mga ito ha, masakit na katotohanan, pero pwede ka, ito ang hindi, this is an opinion na sinasabi kapag ka mga babae ay umiedad na, kumbaga bumababa ang kilatis, 'di ba? Sa merkado, kumbaga. Nung mas bata ka, mas maraming nahuhumaling sa'yo, Bea. Mas kaligaw-ligaw ka nung bata ka eh. Di ba? Kasi ang kinis, ang ganda, ang sexy, and dyan. Pero kapag approaching ka na ng 40, kahit na maganda ka pa rin, pagka nalaman ng edad mo, ay, 40 na pala si ma'am, si tita. Bigla nag-iiba yung tawag. Di ba? Pero kapag ka ang lalaki, di ba, nung mas bata, kahit hindi ka pinapansin, pero kapag ka 40 ka na and established ka na, lalo na ikaw, Jed, 'di ba? Manager ka na sa isang kumpanya. Ibig sabihin, achiever ka na. Mas pataas ang kilatis ng mga value. Lalaki. Okay. Oo, yung value. Yan dahil sinasabi nila, 'di ba, na ang mga babae, syempre they're hindi na sila dun sa gwapo, hindi na sila ron sa mabango, ganyan, sa matikas tumitingin. Ang gusto nila, they're after yung security ng kanilang future. 'Di ba, insecurity, yung maturity ng kanilang future. 'Di ba, kaya hindi ka dapat mataranta, Jed. Dahil 40 ka pa lang. Ako, I'm 2 years away from being 40. Pero I don't feel like I'm getting 40 in 2 years time. 'Di ba? Parang ini-enjoy ko lang. Mas tumataas ang kilatis natin eh, kasi mas marami na tayong mga experience, mas marami nang dapat na iipon, ako lang hindi. Ayan, pero ikaw, Jed, you're supposed to be thinking of that, na tumataas ang kilatis mo, tsaka sinasabi ko rin sa'yo sa body clock, ang mga babayang medyo mas natataranta, di ba, sa pag-aasawa kapag ka-approaching na sila sa 40 time, mga lalaki, kung malusog naman ang lifestyle mo, hindi ka abusado sa katawan mo, at maganda ang sperm count mo, kahit 50 years old ka pa mag-asawa, kahit 60 years old ka pa mag-asawa, makakabuo ka eh. True. Diba makakabuo ka with the right partner? Diba with a healthy partner, scientifically speaking. Yan. Kaya huwag kang mataranta na wala ka na makikilalang iba. Sino, ano yung sabi niya kanina sa sulat, Bea? Wala na yata magmamahal sa akin kundi si Sheila sa edad kong ito. Ang bata mo pa, Jed! Ako nga sa itsura kong to, may mga suitors pa ako eh. Ikaw pa. Diyos ko, oo nga. Single ka. Disko, oo, maawa ka, Jed. Tinan mo nga si Popoy, oo. Oh. Pinagyayaman talaga. Paano napagkakamalan pa ako, eh. Napagkakamalan, sabi,
saan college nga, bakit na nakita? Sabi ko, uy, hindi na ako nag-aaral. Sabi, oo nga, sumusundo. Hindi na ako nag-aaral, ako na nagpapaaral. Oh, ako ganon. Na nagpapaaral nga, iba ako eh. Tama yun, Jed. Diyos ko, huwag kang mag-panic dyan. Kasi alam mo, iba talaga ang feeling kapag ka nasa maayos na proseso lahat, legal. At ayaw mo yun, magkakaroon ka ng sarili mong ikaw mismo ang nagpundar na relasyon at pamilya. At hindi yung chuwariwap ka lang, singit ka lang. Diba? Alam mo, saling kit-kit ka lang dyan sa relasyon na yan. I swear, Jed, masyado ka lang nabubulag ngayon kay Sheila. Pero try mong umalis dyan kay Sheila, saka mo makikita yung mga bagay na hindi mo nakikita. Saka ka makakilala ng mga taong dapat mong matagal na palang nakilala. Kasi nga, walang nasa harap mo eh, di ba? You're in an empty relationship. Wala kang, hindi ka committed sa kahit saan. Try mo lang, Jen. Yun lang. Try mo lang. Huwag mo kaming itanong kung tama ba o mali. Alam mo namang mali. Okay? Tanungin mo kami paano. O eto, basa muna tayo ng ilan sa mga komento. Si Gia Aquino, sabi niya, pakibati na lang ako, Popoy. Ang hirap mag-comment sa ganitong mga eksena. From South Korea. Ayan, si Crystal Aquino po. Okay. Ayan, siya, sabi nga ni Crystal, sa akin ka na lang, Jed. Biuda naman na ako. Charing. Eto, siya Ryan Ignacio. Ang daming babae sa mundo, bakit kailangan pa sa may asawa pumatol? Binata naman siya. Ay, nako, awit sa'yo, Kuya Jed. Thank you, Rai. O, ito sabi ni Annabel de la Peña Bongco, huwag mong ikulong ang puso't isipan mo kay Sheila. You deserve someone single then like you. Makakahanap ka rin, Jed, believe me. O, ito, padaanin lang natin. Marvin, sige, pagbigyan natin. Jed, sabi po sa kanta ng Shackle, ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mo intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Ituloy mo lang ito. Yan mga katulad ni Marvin, Jed. Yan mga katulad ni Marvin, kaya nagkakaroon mga salitang salot sa lingunan. Kaya huwag kang makikinig dyan. Yan yung mga payo. Yan, kung ihingi kayo ng payo, linawin nyo. Pare, pwede ba akong humingi ng payo? Yung maayos na payo. Maayos yan, na kasi payo. Kung payo lang, marami talagang payo. Yung iba, yun lalo makakasira sa'yo. Ganun yun. Katarantaduhang payo, care of Marvin. Yun. Chichi Rojo. Sige. It's never wrong to love a person. Nagiging mali lang kung mali ang sitwasyon. We should always try our best to do what is right. Thank you so much, Chichi Rojo. Namiss ka namin. Okay, tanyo. Ayan, si King Pesebre, sabi niya, pwede po ba makuha yung number ni Kuya Jed? Irereto ko lang po sa ate ko. Oh, charot! Bakit hindi? Sa ate mo o sa'yo? Charot! Ayan, si Zay Mendoza, hi nako, bakit kaya may mga ganyang klase ng tao hindi marunong makontento? Jed, mas deserve mo ang iba, hindi kagaya ni Sheila. Live a happy life and love life. Sana ma-realize mo soon na hindi siya ang para sa'yo. True. Mark Louis Espiritu. Jed, halimbawa na kapag asawa ka na, tapos yung asawa mo may kabit din, anong mararamdaman mo? O ganun na lang, balik na rin mo sitwasyon, Jed. Anong mararamdaman mo, di ba? It's a tie, balun-balunan. Sabi ni Serio, sa kanya talaga nang galing to. Sa pagkakaalam ko, tayo mga lalaki, habang tumatanda, mas lalong nagiging kaibig-ibig. Depende, Serio. Depende sa pagtanda. Yan, meron kasi yung iba bata pa lang mukhang matanda na rin naman, Serio. Kung pagtanda, alam na. Nung matanda, parang di na tao ko, lubot na lang talaga, parang puno na. Hindi, joke. Dehydrated. Ay, more than the physical, meron din namang masyonda na, pero yung takbo pa rin ang pag-iisip. Kala mo, 17 Naku, years old. Pwede yan, rin. Yan ang witchy girls. Ano rin naasahan natin dun. Si Bona Pastolero, sabi niya, Jed, andito na po ako. Katie. Bona Grace, ha? Ito na, may I offer. Thank you, kaya Jello Ramos, sa yung pa $5. Thank you, Jello. Jed, sabi nung katabing 40 dito sa office, huwag kang pumayag na kabit ka. Ikaw din kumuha ka ng kabit, sabi ni Paul Santos. Itong si Paul Santos tsaka si Marvin, no? Yan talaga yung mga... Para it's a tie. Sinabi ko, mga kamatis na hinahawahan yung fresh, eh. Yeah. Sige, Ken Bayona tayo, ah. Nasa nang talino mo, sir? Sorry, ah.
Umakyat! Ano sabi? Nawala, nawala. Nawala, oh, ito. Si Twisa Remark, sabi niya, Kuya Popoy and Bea, si Bossing Vixo Tungay, nakailan pang asawa, mas bata pa ngayon ang asawa niya. Oh. Diba? O diba, pwede tayong mag-marry kahit anong age natin. Well, sabi ko nga, no, kapag ka may mga achievement ka, established ka, pwede yan. Oh. Wait, Ken Bayon, napaki-repost nga yung comment mo. Haba nun eh, maganda yun eh. Ayan. Nasa rantarino mo, sir. Sorry ah, huwag mo na ituloy yan. Meron ka pang makikilalang iba na magmamahal sa'yo ng buo, hindi yung may kahati. Tsaka, di ka nakinig sa mga kaibigan mo na lagi nagpapayo at nandyan para sa'yo. Tapos, hihingi ka ng payo sa iba. O, di ba? Mm-hmm. Inubos yung pinagkatiwalaan tayo kaysa doon sa mga tao nakakakilala talaga sa'yo. Pero dyan naman ako, Bea, dyan na natin papasukan ng pasasalamat din itong si Ched. Nang dahil sa, sabihin na nating katangahan na pinaiiral niya ngayon, di ba? Alam ko, please don't get offended, Ched. Ano? Matalino ka para maintindihan itong mga sasabihin ko. Sa katangahan na pinaiiral mo sa pag-handle ng relationship mo sa ngayon, nag-aaksaya ka ng panahon. Diba? Mm-hmm. Sana i-recognize mo yun. Diba? Alam ko naman, diba, bago pa namin sabihin sa'yo, kaya nga kanina, sige, pinaglaruan lang natin o pinag-usapan lang din. Diba? Mm-hmm. Pwedeng gamitin, pero mas maganda kung titigilan mo na. Jed, alam mo na ang tama at mali. And it's an insult na isa-isahin pa namin sa'yo in full details kung ano ang dapat mong gawin. Of course, you know, diba? But you have to be emotionally ready. Dahil naging emotionally attached ka na rin dun sa tao. Yun naman din ang nakikita ko, Bea, at nararamdaman ko na pamahal na sa'yo si Sheila. At gusto mo hanggat maaari ay, kumbaga, you've invested so much, diba? Kaya Sheila na, at mahirap nang basta bumitaw. But the right thing to do is bumitaw. Kung paano mong gagawin yan, well, I don't know with you. You know yourself more than I do. Diba? Pero ikaw na. Kayang-kaya mo yan. Ako naniniwala at balitaan mo kami. Diba? Pa-update naman. Pa-update na lang. Pa-dumistan siya. Lahat ng paraan. Subukan mo. Kasi you deserve a better partner. Diba? Hindi naman sa sinasabi natin na walang kwenta si Sheila, may kwenta siya, pero meron na siyang responsibilidad na iba. Diba? And you just have to respect that. At yung respeto sa sarili mo, Jed, mag-iwan ka para sa sarili mo. Alam ko, mahirap, pero that's the way to go. Diba? That's the way to go. Truthfulness. At dahil dyan, pasalamatan din natin, Popoy, susunod yung mga dramatista natin nagsipagganap. For today's video, maraming salamat sa mga nagbigay buhay. Diyan kay Jed, si Jag Kama tayo dyan, sa tropa niyang si Ronnie at si Leslie, Dan Capuchon at Cindy Bacena, si Sheila, Jamie Rubio, yung asawa niyang si Bert, Warly Aligaw tayo dyan, si Kyle, Kenneth Ancero, at yung office mate natin isa, si Chan Palma, at ang nagsulat ng letter na ito ay si Michael Elefante. Hello sa'yo, Mikey. At ang pagbabalik, Joko Loco, mula ano yan na, pinasahan natin yan mula Canada. Uh-huh. Diba? Inabala natin taga-Canada. Jed, kita mo naman ha, sa kagustuhan namin ng kwento mo. Diba? Na makapulutan din ng aral ng mga nakikinig sa atin. Yung writer namin na nagbabalik siya, Mr. Elefante. Okay, tamo? From Canada. Welcome back. Ayan. At syempre, nag-edit Joko Loco. Maraming salamat sa inyo, guys. Very good job. Pero syempre, bago tayo tuluyan magpaalam, nako, babati muna tayo isang sana Jed, ano, may pagkakataon pa makahanap ka ng partner mo dahil ang sarap kapag kayo mga anak ninyo, 'di ba? Mga apo ninyo ay babatiin na kayo ng happy 36th wedding anniversary. Wow. Ayan, kina Ben and Roslyn Marcos, I love you. Yan ang sabi ng ating producer, di ba? Na si si Makoy Marcos. Oh, happy 36th anniversary po, no? Uncle Ben and Auntie Roslyn Marcos. Wow, Uncle and Auntie. Auntie Roslyn. For more years.
May balak pa ba kayong sundan si Mako? Charot. Charot lang. Happy anniversary po. Pagtibayin na pagmamahala. Ang sarap na ganyan. May kabatian ka na. Oh, mahal. Ito na naman tayo. 36 na. 36 years ka. Eh, paano all next year? Eh, di 37 na. Oh. Plus one lang ng plus one. Di pwede mag-advance. Slowly but surely. But surely. Diba? Kaya sana, Jed, makahanap ka na rin ng partner na masasabi mong sayo. Diba? Parang sasakyan lang naman kasi yan, Beye. Diba? Kapag ka nakikisakay ka, yes, komportable, ganyan, hindi mo problema sa parking. Pero kapag ka sarili mo yung sasakyan, anytime, anywhere na gusto mo, sayo yun. Nasa iyo ang susi ni San Pedro. Correct. Yun lang. Ay nako, oras na natin. 12 minutes before 3 p.m. Napasarap na naman po ang ating afternoon kwentuhan. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga kapamilya natin sa YouTube Live at sa Facebook Live natin. Thank you so very much. Bukas, ulitin po natin ito. At eto nga ang aming unang patikim ng ating pagsasalusaluhan bukas. Okay. Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Kapag nangyari yun, mamahalin ko siya ng totoo at buong buo. Hindi ko siya lolokohin. Pagsisilbihan ko siya, hindi ko siya sasaktan. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. Siya lang at wala ng iba. Hashtag Dear M.O.R. Mga lalaki. Mga lalaki. Mga lalaki. Daming kuda ni kuya. Natin for this week. Purong mga lalaki. Ayan. Kaya naman bukas, magkita-kita po ulit. Magkarinigan tayo, ha? Nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Of course, gorgeous B, Bea Foz. At ang lagi naming paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, Maka Family, please stay happy.